Pagkagawa ko nga ng account dito, naka-receive ka agad ako ng $1,048 kung i-convert mo into Philippine Peso. Nasa around 61,314 nga po ito. Hello mga partners! Welcome back to my channel. It's me again, Casey. So for today's video, pag-uusapan natin itong application na si Casey Pay na kung saan after nating makapag-create ng account, meron tayong marireceive kaagad na around $800 to $1,000. And dito nga po is free lang natin yan marireceive. Make sure natapusin nyo yung ating video tutorial para nga po may sundan nyo step-by-step process kung paano nga ba natin mailalabas yung perang libre na yan. So after nyo nga pong mapanood, makikita nyo po yung link na ito sa description box. I-tap nyo lang and you will be routing directly sa inyong mga Google account. And all you have to do is to install the app. Pagka-install nyo nga po, makikita nyo may create chain ID, import chain ID. So pipiliin natin itong create chain ID. And then dito, kapag nag-color black na lahat yan, i-copy nyo lang yan and i-save nyo po or isulat nyo po or i-save nyo sa ibang phone kasi kailangan natin yan. Hindi natin pwedeng ipamigay yung mga chain ID natin yan sa iba. So, ito nga po ang ginagawang kong video ngayon is for demo purposes. Wala po kayong mapapala dyan kaya huwag nyo na pong tangkain na i-open itong app or ito nga pong account na ito. So, ang gagawin nga lang po natin is maglagay lang tayo ng password dito. For example, ang lalagay kong password dito is 123456. And then dito nga po, itatlagay ulit natin 123456. And then dito nga po, ilalagay natin is yung invite code. Yung invite code is makikita nyo po dyan sa ating screen. Kailangan nyo pong gawin yan dahil hindi po kayo makaka-receive ng sign up reward. So, kapag wala po kayong invite code dyan, wala po kayong marireceive na sign up reward. And then after nyo malagay yung invite code dyan, tap nyo lang create ID. And after that, ayan dito maglagay nyo lang or lagay nyo lang tong number na yan. And then ito tap na natin tong agree. And after that, ayan invalid code. So ulitin natin create ID. So 103388 and agree lang natin. Ayan, makita natin na meron na po akong na-receive kaagad na 1,043 pesos or dollar. Kung i-convert natin into Philippine peso, nasa 61,021 yung ating nakuwang libre dito. Pero hindi po natin yan kaagad-kagad maiwi-withdraw dahil kailangan natin niyang i-unlock at paunti-unti lang po natin siyang makukuha. So, next thing na gagawin natin after nga po natin makapag-create nitong KCP, ang kailangan natin is i-unlock yan. So, punta tayo dito sa unlock button and then ma-reroute tayo sa isa pa nilang account. Meron tayong i-download dito na KAP or APK na application. Ayan, ito yon, KCP APK. Tap lang natin yan. And then, sa ibang mga phone, may lilitaw po na this will harm your device. And download anyway mo lang siya. So, i-download lang natin yan. And after nating ma-download yan, i-install lang natin yung application. So, wait lang natin. So, ayan, i-download na natin. Install na natin ngayon. So, tap lang natin itong install. And after that, i-open lang natin siya. So, tap natin itong open. And then, ayan, magbubukas siya. And then, dito, ang kailangan lang natin gawin, i-link natin yung ating account na KCP na isa, yung kulay orange. Itatap lang natin itong import chain ID. And then, dito, kukuhanin lang natin yung chain ID doon sa ating KCP account, yung isang account natin. So, balik tayo dito and punta lang tayo dito sa ating main menu. And then, dito, tap lang natin itong chain ID. Lalagay lang natin yung password na kinreate natin. So, yung password na kinreate ko as a demo. And then, dito, makikita natin ito yung ating chain ID. So, ikakopy lang natin and then balik tayo dito sa isang account. Paste lang natin siya dito. Dito naman yung chain verification. Makukuha naman natin siya dito. So, ayan. Ikakopy nga lang po natin yan and then balik tayo dito. Paste lang natin siya dito and ilalagay lang natin dito yung ating password. So, after that is tatap na natin itong login. And then, scroll lang natin tapos agree na natin siya. And ayan, makikita nyo na import na dito yung ating balance from KCP na orange na application. And then, next thing na gagawin natin is kailangan po natin ditong mag-transfer ng ating mga balance. So, kailangan natin ditong mag-deposit ng at least
100 TRX para may unlock natin itong ating mga balance dito. And in that way, paunti-unti is na i-withdraw natin. Hindi po ibig sabihin na nag-deposit tayo dito ng 100 TRX, makukuha na natin itong 1,043. Hindi naman magpapalugi yung application na mamimigay ng ganyang kalaking amount. So, ano yung next na gagawin natin para may unlock natin yan? So, ang gagawin lang natin is itatap nga lang po natin itong earn. And then after that, dito nga po, itatap lang natin itong min reversion. And then dito, kailangan nga lang po natin mag-purchase kung USDT minimum of 100. TRX naman is 100 TRX. So, tap lang natin yan. And then, tap lang natin itong back out now. And then, ayan, dito, kailangan muna natin i-copy nga po at i-save nga po yan. So, i-copy nga lang po natin to. So, tap lang natin itong copy. And then, verify back up. And after that, ipipaste nga lang po natin siya dito. And confirm lang natin. And after natin ma-confirm yan, balik lang ulit tayo dito sa ating main account. And itatap na natin itong parting earn. And after that, balik ulit tayo sa main revision. And then dito, TRX yung gagamitin ko. Ayan, dito is naglalagay tayo ng 100 na TRX. So, ilalagay natin 100. And then, buy. So, ayan, insufficient balance pa siya kasi kailangan muna pala nating mag-deposit. So, ni-open ko na yung aking main account para doon mag-deposit. Ayan, nandito na tayo sa aking main account. Tap na natin tong receive. TRX yung gagamitin ko. Tap natin tong back up now. And then, ika-copy ko lang po ito. Katulad nung ginawa ko kanina. And then, verify lang natin. Input lang natin dito yung kinapi. Confirm natin. And after that, dito balik ulit tayo sa pinakaunahan. Tap natin tong receive. TRC20. Ito yung wallet address na ika-copy ko. Punta lang ako sa BitGet. So, ayan, from here, tap natin tong withdraw. And then, dito, pipiliin ko lang is TRX. Search ko muna. Ayan, TRX. And then, on-chain withdrawal. Paste lang natin dito yung wallet address na kinapi natin kanina. Tapos, yung ilalagay ko ngayon na TRX is 102. Kasi merong fee doon. Or, gawin na natin 105. Tap natin tong withdraw. And then, after that, ayan, confirm lang natin. Lagay ko lang verification. So, ayan, withdrawal order is submitted. So, tap natin itong view. Ayan, pending pa nga siya. Hintayin na lang natin siyang maging success. And once successful na yan, babalik lang tayo dito sa ating account na KCPay, yung kulay blue. Hintayin lang natin siyang pumasok. Ayan, pumasok na siya. Makikita natin, nandito na siya sa ating Web3. $14 yung worth ng 100 TRX. Ngayon, ang next na gagawin natin, itatap na natin tong earn. And then, dito nga po, itap lang natin tong min revision. And then, after that, syempre, TRX yung ginamit natin. Punta tayo sa TRX. And then, dito nga po, ilalagay lang natin yung amount na isusubscribe natin dito. So, yung ilalagay ko dito is lahat-lahat na. So, yung 104. Ayan, 104.2 TRX. And then, tap na natin itong buy. And then, itap muna natin itong Web3 Tron. And then, tap na natin itong buy. And confirm payment lang natin. Tapos, yung security password. Ayan, na-confirm ko na siya. And makikita nyo, operation successful. Ito na siya. Makikita natin running na. Ang dami na ng orders na kumikita or nagte-trade nga po dito. So, makikita natin, andyan na yung order natin. And then, after that is, pwede na natin niyang ma-withdraw or pwede natin niyang ma-claim. So, para makita natin at ma-claim natin, itatap lang natin tong KC Network. And then, dito, ayun, makikita natin dito yung ating order. So, tap natin tong order. And ayan, once nga po meron na tayong income dito na TRX, i-redeem lang natin yan. So after nating ma-redeem yan is, itatry natin mag-transfer or mag-withdraw. Pero syempre, meron po yung parang minimum. So tatap natin tong transfer and then from KC Network, pipiliin lang natin is TRX. And then dito ilalagay natin wallet address natin. And then yung amount na gusto nating nga pong ma-withdraw. So, yung pinasok natin na 100 TRX dito is nagkakaroon siya ng income. So, makikita natin dito sa calculation. And for example nga po, input natin dito is 100. And then dito, pili lang tayo kung ilang cycle yung gusto natin. So, nakalagay dito yung isang cycle, 7 days siyang tatagal. So, for example, eto no, isang cycle lang yung pinili natin, 7 days. Eto yung ma-earn nga po natin. So, eto yung pwede nating ma-earn doon nga po sa 100 nga po na diniposit natin.
natin. So, ayan siya. Pero ngayon, hindi pa natin siya magagawa ng withdrawal kasi nga po, dito nga sa order natin is kaka-start pa lang natin. Hindi pa tayo nakakapag-earn nga po ng income. And paano nga ba natin may i-unlock? Ito nga pong 1,043. Kailangan natin ng at least $500 para ma-unlock yan, pero by percentage of commission. Ipa-flash ko dito sa screen natin kung magkano yung makukuha nating percentage. For example, dito nakapag-recharge tayo ng total of $500. So, makikita natin nasa around 1.25 something nga tayong pwede nating ma-earn dito nga po or ma-i-withdraw, mailabas natin dito. So, ipa-flash ko dito sa screen, i-post nyo na lang yung video para makita nyo nga po. So, yun mga partners, ganun po yung gagawin natin dito para ma-unlock natin at the same time para makapag-trade tayo ng ating mga TRX kung gusto nyo i-try. Pero kung ayaw nyo naman, wala naman pong sapilitan dito. Ito nga po is review nga lang po para nga po meron tayong knowledge about dito kay KC Pay application na kung saan marami na rin yung gumagawa ng review. Kaya make sure na do your own research pa rin kung gusto nyo pong itry ito. Invest what you can afford to lose. Take at your own risk. Dahil nga po, wala po akong pinipilit dito. Ito nga po is review lang. And by the way, no, kung gusto nyo rin po palang mag-invite ng mga person dito, you can invite a friends din. Dito naman sa KC Pay Orange app naman siya. Itatap nyo nga lang po ito nga pong invite code. Dito makikita nating invite code. Ayan yung pinapa-input once nag-create sila ng account nila. Meron din palang daily check-in nga po dito. Ayan, check-in lang tayo. And nakapag-earn tayo ng KCP token. By the way, yung token nila na KCP, I'm not sure kung meron na or listed na sa ibang exchanger. Pero mag-ipon na rin tayo. Malay natin soon is magkaroon din to ng value. So I think that's all for this video. I hope na meron nga po kayo natutunan. See you on my next video. Have a nice day. Goodbye!